Welcome back to my channel. In today's video is bibigyan ko kayo ng tips kung paano nyo malalaman na mga anak na inyong inahing baboy. Yan guys, isa sa mga senyales ay ang kanyang pagbubungkal, pagkakalkal, at yung nilagyan ko na siya ng yung dahon ng saging. And then, hindi na siya mapakali. Ayan. First time to ni Bida na manganak. Ayan. Ayan guys, oh, sinusudsud niya. Ayan. Ayan. Sinusudsud niya yung ano. Sudsud na siya ng sudsud. Kasi, kaya ako siya binigyan ng dahon ng saging is dahil para ma-lessen yung pain na nararamdaman niya sa kanyang pag-labor. Yan guys. Kasi ganyan labor, nag-labor. Ilan sa mga reason yan mamagana. Tapos yung dumi niya, yan nakikita niyo yung dumi niya, sobrang liit na lang. Then mapapansin natin dito na isa sa mga ilan sa mga senyalis yung kanyang ano, gatas is ano na. Yan. Maano na yung gatas niya. Tulo ng tulo. Yan yun. Yan o. Yan yung gatas. Tulo na ng tulo yung gatas niya guys. Tapos. Yan. O. Labis sa gatas niya. Tulo ng tulo. Yan mga senyales. Bida, so far wala pa namang lumalabas na liquid. Titignan natin. Medyo ano, ay meron na. Ayan. Babasa-basa. Tingnan yung gatas niya guys. Oh. Oy. Oh, pasensya yung gatas niya. Ayan. Tapos di siya mapakali. Bida! Kaya mo yan? Kaya yan ha? Dalawa lang tayo dito. So, kayanin mo. Ayan guys, so, ayan. Talagang hindi na matigilan yung pagkano ng gatas niya. Yan guys, yan yung mga tips na sa panganganak or sinyalis sa mga anak ng inyong inihing baboy. Maliliit na lang yung ano niya, dumi niya. Then, nagpo-produce na siya ng gatas. Then, sobrang ingal siya. Then, hindi siya mapakali. Yan guys, pangatlo. Yan dalawa kayo. Laki ng baby niya. Ayan o. Tapos malubo siya. Mahirap. Mahirap siya mag-iari. Guys, isa pa lang yung anak ni Vida. Ay, ready ka na. Thank you.
hanap niya siguro yung dede niya. Miss Pancake. Papansin nyo, hindi ko siya pinunasan kasi itong part na to pag lumabas yan mainit sa kanila yan, so pwede nyo mabalatan yung ano nila, sugot nila. So ang kailangan lang ay punasan yung puso, number 1 na number 1 yan na dapat punasan para hindi sila malulo. Yan guys, 8 na. So, yeah, di ko kayo. So, first, ano niya to? Parity. First, babies niya. Piglets. Ano, lalaki, oh. Bida! Si Bida. Hirap-hirap siya kasi malalaki yung anak niya. So, meron na naman, guys. Malabas na naman. So, kasi number one din na kailangan paglabas ng piglets is makadere siya kasi yung colostrum o yung gatas kailangan niyang mabibi kasi yun yung ano nila, pinakasandata nila sa lahat. Yung colostrum guys, yung nagpapalakas sa kanilang immune system para makaiwas sila sa sakit, ganun-ganun, pagtatae. Kaya hindi ko tinanggal kasi mainit yan. Mainit siya, guys. So, hinahayaan ko lang yun siya na maalis. Kaya sa mga ka-farmers or ka-pigmate dyan na nanonood, number one na huwag nating hayaan na manganak mag-isa yung alaga natin baboy kasi may tendency na mamatay yung biik dahil malulunod siya pag hindi napunasan yung bibig. So tingnan nyo guys kung gano'n sila kalalaki yun. Wow. Yung puso nila, hindi kami nagtatali ng puso. Hinayaan lang namin silang makanggal ng pusa. So, meron pa, oh. Ito pa, oh. Meron pa, guys. So, pang 8 na. Hopefully, maka 10 man lang siya. Then, guys. Tingnan natin kung may lalabas pa. Pero parang may lalabas pa yan. Yan o. Abangan nyo guys. Mamaya nire-reveal na lang. Yan mamaya. May lumabas kasi guys na ganyan, oh.
Hindi siya buo. Hindi siya buo. So, parang ano siya. Pero ito, wala namang problema yung sham. Malulusog. Pero ito, sintabi po sa mga kumakain. Mga klase yung paste niya, guys. Hindi pa siya ano. Hindi pa siya fully developed. Para siyang elepante. And guys, update tayo. 9 ang 10. Yun, patay.